So, ito na guys, naka-take off na itong ating bagong drone na Mini 3. Tapos, as usual, ang gagawin natin, papalayuin natin siya hanggang saan aabot o hanggang gaano kalayo ang maabot na itong ating Mini 3. So, ito nga po mga kaibigan, nakikita nyo nga po sa inyong mga screen na nasa 200 meters na tayo. Tsaka yung height natin, papataasin ko, gawin lang natin at least 50 meters. So, kung nakikita nyo naman guys, nandito tayo sa dagat kung saan walang mga sagabal sa mga signal, kaya yung ating drone tsaka remote control ay hindi ho magkakaroon ng problema pagdating sa signal interference. Ngayon, yung gamit ko pala na battery is naka Pro Plus. So, ibig sabihin, kaya niya lumipad up to 47 minutes. Ngayon, nakikita naman natin na yung battery natin 95%. Gawin ko lang siguro 100%. I mean, 100 meters yung height natin. Mas mataas, mas maganda. Pero nagkakaroon ulit tayo ng signal. Nag-orange ulit yung ating RC. Yan. So going to 800 meters tayo. Yung RC natin, nag-orange kanina. Yan, nag 4 bars na lang. So yan. Yung height natin is, gawin lang natin at least siguro 100 meters. Sumobra na tayo sa 120. Bawal yun. 100 meters lang. Yan. Okay na to. 100. Saktoy natin 100 meters yung height. Yan. Yung distance na natin ngayon guys, yung layo ng drone mula dito is around 1,100 meters. And pataas ng pataas pa po siya. Yung RC natin, nakikita natin, ano, nag-3 bars, nag-orange. Pero yung ating satellite or GPS signal ay malakas. 23 po. So, eto, 1.2 km na tayo. Anyway, nasa 1.7 na tayo, 1.7 kilometers going to 1.8 kilometers. Yung ano pala natin, yung mode natin is naka-normal lang. 89% yung ating battery. Yan, 88% na. 2 km, malapit na sa 2 km. Yan, congrats. Nasa 2 kilometers na yung ating layo ng drone mula dito. And tuloy pa rin ho tayo sa pagpapapush na itong ating drone hanggang sa mawalan siya ng signal. Yung drone natin nasa 2.5 kilometers na or 2,500 meters going to 2.6 km or 2,600 meters. So yung height natin 101 meters at tumatakbo tayo. May kita kasi dito yung speed ng drone natin papunta doon. Around 10.2 meter per second. Congrats guys, nasa 3 kilometers na tayo. Grabe. Ito palang drone ko, Mini 3. Saan nyo po mabibili? Sa Shopee po. Yan, magkano? Yung standard, 18,000. Pero yung mga Plymore combo, around 35K ata. And then, meron kasi siyang mga variant. Kung gusto nyo ng ganitong remote, mas mura, o yung may screen, yun yung mas mahal. Meron ako nung may screen, kaso hindi ko siya prepared na gamitin. Mas gamay ko gamitin yung ganito, yung RC N1. So, 3.3 kilometers na po yung layo ng ating drone. And still, yung RC natin, kahit 3 bars na lang siya, kulay orange, nakokontrol ko pa rin. Still responsive pa rin. And eto nga guys, yung maganda dito sa battery na Pro Plus, kapag ito'y gamit natin, matagal siya malobat. Kung makikita nyo, 80% guys yung battery natin. Nagpa-take off ako around 99% o ito, 80% na lang. Ayan, 79%. And still, going to 4 kilometers tayo. Malapit na dahil doon sa kabilang isla. Grabe. Yan, malapit na. 3.9 km going to 4 kilometers. 4 kilometers. 4 kilometers. 4, yay! Yan. 4 kilometers. And then still, proceed pa natin siya. Itodo pa natin hanggang saan aabot itong ating Mini 3. Yung kanyang pinakalayo na maaabot. And ito na nga po, 2 bars na yung ating RC. Mula dun sa drone, yan, 2 bars. Pero yung GPS natin malakas. Congrats guys, 5km na tayo. 5,000 kilometers na po yung layo ng ating drone mula ho dito sa ating pinag-take offan. Anyway, balik tayo, speaking of GPS, kaya siya mas maganda na meron is dahil kapag nag-lost connection po yung drone natin, nawala na ng signal, nawala na ng control sa kadahilanan sobrang layo na, mag-o-active po, mag-active yung kanyang feature na return to home. Babalik siyang kusa hanggang sa magkaroon na ng signal at pwede mo na siya makontrol ulit. Anyway, congrats, yung drone natin umabot ng 6,000 meters or 6 kilometers and going up pa. So yung RC natin, 3 bars pa and then still responsive. Ang lakas ng satellite natin, 31, punong-puno. Yung height natin, 100 meters and malapit na nga tayo sa kabilang isla dito sa Masbate. So malapit na ako dun ah. Makikita nyo guys, nasa 6,400 meters na tayo and going to 7 kilometers. Wow. Sige, sige. Kaya pa naman siya guys. Napo-forward ko pa at hindi siya nagkakaroon ng problema. So yung ginagawa ko, tinataas ko po yung aking remote
direct papunta dun sa ating drone para yung signal niya malakas, makakuha pa rin siya ng signal at makontrol ko pa rin. 6.8 kilometers going to 6.9. Okay yung battery natin, 64%, 6.8 na, 6,800 meters, 6.9 kilometers na, and going to 7. Wow! So ngayon guys, update ko kayo. Yung layo ho ng drone mula dito ay 7 kilometers. Oh, grabe! Malapit na ako sa kabilang isla. Naku po! Yun, meron na siyang prompt na low battery RTH. Cancel ko siya guys para sa inyo. Meron na siyang warning sa akin or prompt na kailangan ko na siya pabalikin sa akin dahil hindi na sapat yung battery na bumalik. So gusto ko isagad siya hanggang 8 kilometers guys. Kasi base sa manual na ito guys, hanggang 10 km kaya niya umabot isang diretso. So titingnan natin kung kaya hanggang 10 na may battery pa na natitira. Kaya niya 7.5 kilometers na guys. Pabalikin ko siya mga 50% battery. Papabalikin ko siya mga 50% battery. So 7.6 kilometers na guys. Ito, lapit na natin sa ano, sa isla. Palikuin ko muna. Ayun oh, still responsive. Ayun oh. Ito na yun, yung kabilang island, yung Tikaw Island. Lapit na siya. Wow. 7.7 kilometers guys. 7.8 kilometers na po. Kailan ang layo. And still 2 bars tayo sa ating RC. 59% yung ating battery. Siguro papabutin ko lang siya ng 8 kilometers. And then okay na ako dun. Pungali na. 8 kilometers. Ito na guys. 7.9. Kinakabahan ako ah. Yun. 8 kilometers guys yung layo ng ating drone. Kung makikita nyo guys, yung drone natin mula dito is 8 kilometers. And still responsive pa rin. Yan. Yan yun ah. Nagkaroon na siya ng image transmission signal may biblock. Nagkaroon na siya ng low signal pero kaya pa siya i-forward. And still, ayan, kung nakikita nyo po, is naiikot ko pa yung drone natin. So, dito tayo nagpa-take off. Kung makikita nyo dyan, and gusto ko po ipakita sa inyo guys, yung kabilang isla na tinutumbok natin. Ito, mas malapit na siya doon sa kabilang isla kaysa dito sa ating pinag-take offan. So, yun. So, balik na tayo. So, pabalik tayo, 57% yung natira. Sana umabot siya. So, ito yung nakakakaba. Hindi ko alam kung aabot o babalik pa siya. Mas malayo na tuloy yung pabalik kaysa sa papunta. So, ito guys, 56%. Bantayan yung battery. Baka malobat to sa gitna ng dagat, gitna ng karagatan. So, masasayang yung drone natin. Ito guys, going down na yung ating distance. And then, still yung battery natin. Nasa 50% pa. 53%. So, grabe talaga. Kapag Pro Plus na battery ang gamit nyo. 6 kilometers yung layo ng ating drone, pero yung battery natin 51%. So sana makaabot pa rin siya, makabalik. Ang kinakabahan ako guys, parang hindi aabot. Imagine nyo guys, yung battery natin 48%, pero yung distance ng drone natin nasa 5 kilometers pa. Teka lang, parang imposible makabalik to ha. 48% yung battery natin, pero yung ating distance 5,000 meters pa, parang hindi siya aabot. Sige, tulak mo lang. Hindi ko siya i-sports mode dahil mas mabilis consume ng battery pag sports mode eh. Baka biglang mag-drain agad yung battery. 5,000 meters pa rin tayo na yung battery natin 47%, parang hindi ata siya babalik, nakakabalik. Ito lang. Yun na. 46 battery left. 46%. Yun, nasa 4.9 kilometers yung layo ng drone. Yung battery natin, 46. Di ko alam kung makakabalik ba. Ito na guys. Okay, forward. Okay, 45% yung ating battery. 4.7 kilometers yung layo. Kabalik ka pa. Teka lang. Okay, kaya mo yan. Okay. Diretsyahin natin ito. Sana umabot ka. Sana umuwi ka. 36% yung ating battery. Yung distance ng drone natin, 2 km. Ito guys, malapit na. Nasa 900 meters na lang tayo. So ito guys, nakabalik na po yung ating drone matapos tumakbo ng around 8 kilometers
papunta and additional 8 kilometers pabalik. So yung total na kinaya nitong ating drone is 16 kilometers.